Hey, 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 Kailanders! Nagbabalik na naman po ang inyong tour guide dito pa rin sa Boracay Island, Philippines. My name is Jamil and welcome back sa ating channel. So right now mga Kailanders, andito tayo ngayon sa Station 3 kung saan gusto ko lang mag-unwind. Bakit ba? Kanya-kanyang trip to. Gusto ko man trip. Gusto ko maganap ng makakain natin na masasabi natin na masosolve tayo. And speaking of food, Kailanders, recently sa ating mga videos na ginawa is puro mga water sports activities. So right now, ang ating video for today na gagawin ay ipapakita ko sa inyo yung mga masasarap na cafe dito sa Boracay Island. So dito tayo magsa-start sa Station 3 kasi balita ko maraming mga cafe dito sa Station 3 na masarap, Instagrammable, at maganda yung location at nasa beachfront. So tara, samahan niyo na ako. So andito tayo sa Cafe Maruja dito sa Station 3 kung saan dito yung first stopover natin sa mga cafe dito pa rin sa Boracay Island. And as you can see, Kailanders, ang ganda ng location kasi beachfront. At the same time, maganda yung design ng kanilang cafe because kubo type, which means very island vibe yung kanyang design. Aside from that, Kailanders, maganda pumunta dito sa cafe na to pag mga hapon na, like around mga 4 PM onwards kasi sobrang ganda mag sunset viewing dito while drinking, you know, happy hour, mga beers, and also drinking some iced tea, iced coffee, yung mga typical na inumin natin dito sa isla, yung mga chill-chill lang na inumin while watching the sunset, diba? Super, super cool, super nice. And then also, masarap yung kanilang mga food dito sa ano, Cafe Maruja. And isama nyo na ito sa bucket list nyo. Itong cafe na to kasi hindi talaga kayo magsisisi kapag pumunta kayo dito sa Cafe Maruja dito sa Station 3 sa Boracay Island. Kailanders, isa sa masarap na cafe din dito sa Boracay Island dito pa rin sa Station 3 ay ang Sunnyside Cafe. And this is actually one of my favorite restaurant as well kasi pinaka-favorito ko dito yung kanilang champorado. Ang sarap talaga ng champorado nila dito, mga Kailanders. Masarap din dito yung kanilang pancake na may toppings na ice cream. So super love it yung kanilang pancake dito. And I think, mga Kailanders, you should try this restaurant kasi marami din sila mga food na siniserve na baka magustuhan ninyo. And aside from that, maganda yung location kasi beachfront din siya, Kailanders. So pwede kayo dyan sa labas while working, unwind, while watching the beach. And also maganda din mag sunset viewing dito sa restaurant na to. Andito tayo ngayon sa Real Coffee at matatagpuan yung Real Coffee dito sa Station 2, Kailanders. And this cafe is one of the famous coffee shop or cafe dito sa Boracay Island dahil marami pumupunta dito na mga guests, foreigners, locals, tourists, name it. Lahat pumupunta dito, even mga artista, mga celebrities pumupunta dito sa cafe na to kasi itong cafe na to is meron siyang something na ino-offer na parang wala sa iba. And yung pinakamasarap na ano nila dito pagkain is yung kanilang calamansi muffin. And yan po yung calamansi muffin nila, Kailanders. Yan. Super sarap po niyan. Very soft yung mumun. And at the same time, I think isa din ito sa mga bucket list na kailangan nyo yung ilista kapag pupunta kayo ng Boracay Island because located lang din siya sa beachfront. As in, beachfront talaga siya, Kailanders. And malawak yung space. Very simple yung design nung kanilang cafe. Maaliwalas, presko, at the same time, maganda.
So, ang init. Right now, Kylanders, nandito tayo sa May Timol, dito sa Station 2. And nakikita niyo yung ating background. That's Cafe del Sol. Ang Cafe del Sol ay isa sa mga famous na cafe, restaurant dito sa Boracay Island kung saan beachfront lang din siya, Kylanders. At nasisilaw ako sa init. Grabe. Yung mga paninda nila. Yung mga food nila sa loob ng Kylanders is more on cakes, shakes, juice, etc. So, pinaka-paborito ko dyan actually kapag kumakain ako dyan is yung kanilang mango cake. Sobrang sarap. Very malapot, very soft kapag ninunguya. Another masarap na tambayan for the cafe dito sa Boracay Island ay ang Lemon Cafe. Dito pa rin matatagpuan sa Dimol, Station 2. Sa loob siya ng Dimol. Malapit lang siya sa May Andox, kung inyo makikita, Kylanders. So, masarap dito, Kylanders, because meron din silang mga shakes, any kinds of shake they have, and also mga cakes na siniserve nila dito. And as you can see, kapag gusto niyo ng mga mini cake, ayan yung kanilang mga cake na binibenta. Nung nag-birthday ako, remember yung maliit na cake, ito, yan, dyan ko, dito ko binili yung cake ko nung nag-birthday ako dito sa Boracay Island. So very cute lang siya, very Instagrammable din yung peg ng cake nila. And this is also restaurants na nagsiserve din ng iba't ibang klaseng food. Meron silang international food, Filipino food, name it, and they have it. So yan po. Meron din silang mga cookies and also mga, ano ba yun, pandesal. Mag-hi naman kayo! Yeah! Nandito tayo sa The District, dito pa rin sa Station 2. Kung nakikita nyo dyan sa aking background, merong cafe dyan na ang pangalan ay House Brew Cafe. So, iti-check natin kung masarap dyan kasi hindi pa ako nakatry dyan. So, let's go. So Kylanders, na-check na natin yung sa loob. So yung mga food na binibenta din nila sa loob, parang similar lang siya sa Cafe del Sol. Meron silang mga muffin, meron din silang mga monay, ensaymada. So yun yung matatagpuan doon. Meron din silang mga shakes, meron silang coffee. So I think maganda din dyan na pagtambayan kapag you're working from home, mag-unwind, mag-chill kasi beachfront din siya, Kylanders. So isa na naman pong masarap na vlog ang atin na saksihan dito pa rin sa Boracay Island. And sana meron ako na ibigay na tips at konting kaalaman sa ating mga Kylanders na pupunta dito sa Boracay Island in the future. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa ating next video. This is Jamil and bye! Mmm.